Mas tumumal pa ang bentahan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan. Ang ilang mga nagtitinda tuloy ay napilitan ng ibaksak ang presyo ng kanilang paninda. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mike, mabuti nga't kahit papano ay may mga pumunta pa rin ditong mamimili kahit na napakalayo kung ikukumpara mo sa dating dagsa ng mga mamimili dito sa Bocaue, Bulacan, ang sentro ng pamilihan ng Pailaw at Paputok. Dati, pataas na ang presyo ng paputok at pailaw para sa mga last-minute buyer, dalawang araw bago mag-New Year. Ngayon, pumapatol na sa binarat na presyo ang mga nagtitinda. Makabenta lang. Hindi, sabi ko nga ito, 2,500 na lang. Oh. Oh, kaya ba yon? Kaya bigay? Oh, binigay na, okay. binigay na. Kumpara sa mga nakalipas na araw, okay na ang bentahan ngayon. Pero kumpara sa mga nakalipas na taon, napakatumal nito. Sa dami ng mga lugar na nagbabawal na ng paputok at pailaw, yung mga sumusugal na lang sa ngalan ng tradisyon ang bumibili rito. Gaya ng magbabarkadang ito galing sa Binyan, Laguna. Bawal, matagal na, last year pa. O eh, bakit ka bumili? Bawal pala. Eh, tradisyon yan. Kahit bawal, pwede yan. Sa Binyan, bawal, di ba? Eh, hindi ka natatakot mahuli. Okay lang yan, sir. Meron naman taga Metro Manila na hindi malinaw sa kanya kung ano bang bawal. Kalookan, North Kalookan po kami. Teka muna, hindi po bawal sa atin sa Metro Manila? Ang bawal po sa atin, kung hindi ako nagkakamali, sinturon ni Judas, Piccolo, lahat ng mga sumasabog. Pero yung mga fountain po, sabi? Ang alam ko po, hindi po bawal. Yan po ang alam ko. Pero since then, kung sabihin nila na bawal yan, wala tayong magagawa. We have to keep it for the next year. May ordinansa actually ang Caloocan na nagbabawal ng anumang uri ng paputok at pailaw. At hindi lang sa Caloocan, dahil buong Metro Manila ay pinagbabawal na rin ang lahat ng uri ng paputok at pailaw ayon sa Metro Manila Council Resolution Number 20-17. Akala nga ni Onyok, tiba-tiba siya sa paninda niyang turotot na binobomba at hindi kailangang hipan. Mukhang hindi man lang niya mababawi ang puhunan. Takot sa COVID, boss. Ha? Takot po sa COVID. Eh, hindi naman hinihipan niya na. Ibang ko po sa kanila. Ha? Ko, may po yung sabi sa ano eh. Mga namibili, takot po eh. Kaputok pa rin po, dinudumog pa rin eh. Tila nga hindi malinaw ang biglaang pagbabawal sa mga pailaw at paputok sa Kalye Santo Tomas sa Sampaloc, Manila. Nakahilera ang mga lamesa na puno ng panindang mga lusis at sari-saring pailaw. May mga turotot din na ipinagmamalaki ng mga nagtitinda na dibomba na iwas daw sa pagkalat ng COVID-19. Ang alam daw nila, paputok lang ang bawal at maaaring magtinda ng mga pailaw. Pinapakiusap po sana namin na maibalik po sana yung lang yung napuhunan po namin, kasi di naman po namin expect na lalabas po agad yung guidelines. Mahirapan din po kami ngayon kasi wala naman po kaming inaasahan. Mike, meron pang bukas na inaasahan ng mga nagtitinda rito at baka naman meron pa rin darating na mga mamimili kagaya ng mga nakaraang taon na hanggang sa mga huling oras bago ang salubong ay saka pa lang sila bumibili ng pailaw at paputok. Mike? Magkakaalaman tayo sa kinaumagahan ng Enero a Primero, Mark, pagkatapos ng pagsalubong sa hating gabi, kung ilan ang naputukan at lalong-lalo na ilan na mga lumabag at ilan na mga nahuli, na aresto. Maraming salamat, Mark Salazar.